Hello guys! Kumusta po kayo? Welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay magluto ng garlic butter shrimp. At ito po ang ating ingredients: ang hipon, ang lorpak butter, tatlong buong bawang, at dalawang sprite, ang oyster sauce, at asin, at red chili powder and black pepper. Ngayon po ay simulan na natin maghiwa ng bawang. Siguraduhin po natin na pinong-pino ang pagkahiwa natin, nang sa ganon ay hindi tayo mahirapan magkisa at madali itong igisa at madali mag brownish. Yan. Ayan po. Ready na ang ating bawang na hiniwa natin ng maliliit. Ayan, pagkatapos ay hugasan na natin ng mabuti at linisin ang ating hipon or tinatawag nating black tiger shrimp. Make sure lang guys na hugasan nyo ng mabuti ang hipon at siguraduhin yung tanggalin ang kanyang mga bituka. Ayan po ang bituka nila, ayan po ang marumi, lalo na pag malaki. Siguradong malaki din ang mga bituka ng hipon. Ayan. Hugasan po ulit natin. Ayan po, malinis na po ang ating hipon. Natanggalan na po ng bituka at natanggalan natin ng ulo. Ayan, patuloy po natin ng ilang minuto para matanggal ang tubig niya. At pagkatapos natin patuloyin, ayan po, ilagay natin sa isang maliit na parcel or container at i-marinate na natin ng dalawang Sprite. Pero ang tips ko po sa inyo, guys, kung kayo po ay magluluto ng garlic butter shrimp, ay mas maganda ay overnight yung itong ibabad sa Sprite para mas lalong lumasa. Sa akin po ngayon, dahil nagmamadali na po ako, ay binabad ko lang po ito ng 30 minutes. Yan po, yan po ang black tiger na hipon. Ngayon po ay tayo na po ay magluto. Hatiin po natin yung lorpak butter chicken na unsalted. Yan. Hinati ko lang po. At yan po ang gagamitin kong oil. Instead na corn oil ang gamitin ko, ito po ang gagamitin natin para healthy po. Yan. Kusa na yan. Nagme-melt dahil mainit na po ang ating cooking pot. Yan. Make sure lang po na bago nyo ilagay yung bawang ay mainit na ang iyong cooking pot para mabilis na po itong magisa. Ayan na. Ilalagay ko na po ang hiniwa kong bawang. Yan. Gigisain ko na po yan. Isang kutsa ko na po. Hayaan natin na haluin po natin ng mabuti nang sa ganun ay maayos yung pagkagisa niya. At tingnan natin po na pag mag-brownish na, okay na po yung pwede natin lagyan ng hipon. Yan, ginigisa ko pa rin po. Sinasagot siya. Ngayon ay naglagay ako ng kalahating spoon ng asin. Yan. Tapos konting ground black pepper, tapos konting ano din, red chili powder. Yan po. Halukain po natin ulit, ha. Haluin po natin ang mabuti.
Ayan po, nakikita na niya po na medyo brownish na yung kanyang bawang. Ito po ay malapit nang mailagay na natin ang ating hipon. Ngayon po ay ilagay na natin ang ating mamasitas oyster sauce. Pandagdag pampasarap po. Ayan. Ayan. Yung binabad po natin na minarinate kanina, after 30 minutes ay ilagay na po natin bilang kanyang magiging sabaw instead na tubig. Ito po ang aking idea. Ayan. Ngayon, hayaan natin na kumulo ulit. Tapos tingnan natin sabaw. Pag medyo malapot na, pwede na po ilagay ang hipon. Ngayon ay lagyan ko po ng panlasa yung Maggi Cubes. Dahil wala pa akong magic sarap, ito po ang nilagay ko. Maggi Cubes. Dagdag pampalasa. Ayan po ang ating hipon. Ready na po yan. Malinis na po yan at nababad na ng 30 minutes sa Sprite. Yan. Ayan po. Malaki po yan. Kaso lang tinanggalan ko ng ulo. Kaya ngayon medyo umikli na. Ayan po ang ating sinangkotsa na bawang. Ayan. I-check natin kung medyo malapot na ang sabaw. Ayan. Note po, wala po akong nilagay dyan na tubig. Ano lang po yan, yung pinagbabaran or yung pinagmarinate ko na shrimp sa Sprite. Yun po ang sinabaw ko dyan. Ayan po yung sabaw. Tingnan natin kung medyo malapot na. Pag malapot na, pwede na natin po ilagay ang ating Black Tiger Shrimp. Kunting kulo na lang to. Lalapot ito mamaya-maya. Ayan ang sabaw niya. Medyo malapot na ng konti. Ayan na, malapit na po natin ilagay ang ating hipon. Kunting kulo pa. Ngayon po ay ilagay na natin ang ating Black Tiger Shrimp. Pwede na po ilagay yan dahil ang ating sabaw ay medyo malapot na. Ayan. Napakasarap nito pag maluto. At napaka-healthy kasi wala tayong nilagay na corn oil. Ang ginamit natin ay Lorpak Butter. Ayan. Ngayon ay haluin po natin na mabuti nang sa ganon ay ma-spread po yung or kumalat yung sauce niya. Yan. Ngayon ay takpan po natin at hayaan natin kumulo ng 5 to 10 minutes. Tips ko lang po sa inyo, kung magluto kayo ng garlic butter shrimp ay huwag nyo pong tagalan ng pagkulo. Dahil kagaya din po ito ng pusit or kaya ng atay ng manok. Pag matagal ang pagpakulo nyo ay lalong titigas po yung hipon. Kaya dapat yung sakto lang. 5 to 10 minutes ready na po yan. Juicy pa po yan. Ayan po yung sabaw niya. Bantayan po natin. Pag medyo malapot na, ayan po, ay ready na po yan. Pero pakuloan po natin ng konti yan. Hanggang sa yung sauce niya o kaya yung sabaw niya ay medyo lumapot.
Ayan, gamitin po natin ng churned butter unsalted. Yan, pan-toppings ko po yan. Bago hanguin, nilalagyan ko talaga yan ng unsalted butter. Yan. Talagang lasang-lasang butter dyan pag kinain nyo dyan. Yan. Haluin po natin mabuti ng sa ganon ay yung unsalted butter niya ay kumalat po. Yan. At lumasa. Ngayon, tikman natin. Depende po sa inyo yan, yung panlasa nyo. Kung gusto nyo ng medyo matamis na maanghang, pwede nyo rin po lagyan ng asukal yan. Optional lang po yan. Pero ako ay, ito po ang dinagdag kong ilagay, yung ground black pepper at saka red chili powder. Kasi gusto ko po yung medyo maanghang ng konti. Ngayon ay haluin po din natin ulit. Nang sa ganun ay makumalat ang chili powder niya at saka yung black pepper, hindi magbubuo. Yan. Malapit na po maluto ang ating garlic butter shrimp. Ayan po, tingnan po natin. Yan. Ayan na siya. Ayan na po yung sauce niya. Lalabas na po yung mantika niya. Yan. Yan na yung sauce niya. Medyo gravy na. Wow, ang sarap. Yan, malapit na po maluto. Yan. Tingnan niyo po yung sabaw niya. I-zoom natin. Ayan. Ganyan na siya. Kalapot ng konti. Depende sa po sa inyo. Kung gusto nyo mas malapot pa, ay hinaan nyo lang yung apoy at pakuluan ng konti. Yan. Pero ako, ito ay tama na po ito na kanyang gravy, kanyang sauce. Tama na po yung ganyang kalapot. Ngayon, patayin po natin na yan. Maraming salamat po sa nanood sa ating video. At shout out po sa aking host na si Team Carol, Team Hot Babes. Shout out po sa inyong lahat at sa lahat ng mga member. Maraming salamat po sa inyong suporta. Luto na po ang ating garlic butter shrimp. Ayan na po siya. Napaka creamy na yung kanyang sabaw. Siguro mapapa-unli rice tayo nito. At huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe, mag-like at comment para ma-update kayo sa susunod na bago kong i-upload na video. Maraming salamat po sa oras nyo sa panonood. Sana'y meron kayong natutunan sa aking simpleng pagluluto ng garlic butter shrimp. Ngayon ay i-serve na natin. Kain na po tayo. Ayan po ang ating garlic shrimp butter. Ayan na po siya. Ready na. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat!